Simula 6 years old, ay lagi na akong nagiging flower girl sa bawat kasal ng mga kakilala ng mama ko. Nung lumaki na ako, parati naman akong nagiging abay sa kasal, kaya hindi ko maiwasan na mangarap ng sarili kong fairy tale wedding. Tinapos ko muna ang pag-aaral ko bago ko pumayag na magpaligaw. At sa unang trabaho ko, doon ko nakilala si Noel. Masungit si Noel na isang batang supervisor. Magkasama kami sa iisang department at tuwing pinapagalitan niya ang mga tauhan namin, ako ang parating tagapagpakalma sa kanya. Ayoko kay Noel nung una kasi sobrang sungit talaga niya sa trabaho. Pero nung nakilala ko siya ng husto, nalaman ko na mabait naman pala siya. Doon na nag-umpisa ang pagkakaibigan namin hanggang sa mauwi na nga ito sa pag-iibigan. Nang magsimula na siyang maligaw sa bahay, I asked for a sign. Sabi ko, pag binigyan niya ako ng puting bulaklak, ay sasagutin ko siya. Nagkatotoo ang sign na hiniling ko. Binigyan niya ako ng puting rosas noong kaarawan ko. Hindi pwede ang mag-jowa sa work namin, kaya nalipat ako ng branch noon nalaman ng boss ko na kami na nga ni Noel. May motor siya, kaya nasusundo pa rin niya ako sa bagong branch ko. One time, 6 p.m. ang out ko, siya naman ay 3 p.m. Naghintay ako ng 2 oras sa convenience store bago niya ako masundo. Mainit na ang ulo ko. Niyaya niya akong kumain para naman kumalma ko. Habang nasa pila siya para umorder, may biglang nag-text sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ginusto kong basahin yung text na ganito ang sabi. Salamat po sir sa paghatid. Sa susunod, ako naman ang manlilibre sa iyo ng merienda. Nako! Nang hina ako sa nabasa ko, yung lalaking minahal ko at pinagkatiwalaan ko ay meron pa palang ibang hinahatid at pinapakain. Naghiwalay kami at pakiramdam ko ay gumuho na ang mundo ko. Nahirapan akong magmahal at magtiwala ulit hanggang sa makilala ko naman si Vin sa bago ko ng trabaho. Halos 1 taon ang lumipas bago ako mag-entertain ulit na manliligaw. I want to make sure na hindi na ako maluloko ulit. Mabait siya at boto ang mga magulang ko sa kanya. Matured siya kaya bihira lang kaming mag-away. Tumagal kami ng 3 years bago siya nag-alok na magpakasal. Sobrang excited talaga ako dahil sa wakas ay matutupad na din ang fairy tale wedding ko. Pero matapos mamanhika ni Vin, ay bigla namang nagkaroon ng malaking problema ang pamilya namin. Panganay ako, kaya ako na ang nauna sa paglutas ng problema ng pamilya. Dahil magulo pa ang sitwasyon, hindi ko na natutukan ang pag-aasikaso sa wedding. Umabot ng 1 taon ang delay ng pagpapakasal. Nag-aaway na kami ni Vin. Minsan, na-promote sa trabaho si Vin at naisipan kong pumunta sa kanila para sorpresahin siya. Pero ang ending, ako pala ang masosorpresa. Wala sa bahay si Vin at nagpaalam daw na pupunta sa amin. Eh wala naman kaming usapan. Hanggang sa nalaman ko na lang na may babae na pala siya. Nako! Patay tayo dyan! Wawa si Ate Girl. Ay, sobrang sakit na nangyari kaya pigil na talaga akong magmahal ulit. Maraming gustong manligaw pero hindi ko ina-entertain. Yes, ganda problems! Ang taray na ang gusto ko! Ang daming gusto magligaw pero hindi ko ina-entertain. Kapag kaibigan lang ang turing sa akin ng lalaki, sila lang yung kinakausap ko. Gaya na lang ni Jeff. Broken-hearted din si Jeff nung magkakilala kami. Sa kanya ako nagsishare ng mga naging pait ko sa buhay. Kapag lumalapit ako sa kanya, ang lagi niyang sinasabi,
hintayin mo ko, sasamahan kita sa templo, magpanata tayo, mga ganon. Minsan, binira ako ni Jeff. Sabi niya, ipagdasal mo din kasi yung mapapangasawa mo. Hindi boyfriend, puro boyfriend kasing hinihingi mo eh. Sige ka, tatanda kang dalaga niyan. Makalipas ang ilang taon, nagparamdam sa akin ang isang long-lost friend na crush kong matagal na. Lagi kaming magka-chat at magka-text. Minsan, hindi ako agad nakaka-reply sa kanya, kaya nag-send ako ng message. Sorry, hindi kita na-replyan agad ha. Na-miss kita. Imbis na kay long-lost friend ko ma-send ang message, aksidente kong naipadala kay Jeff. Hala. Nag-sorry ako kay Jeff at naintindihan naman niya ang paliwanag ko. Parang send, parang send. Chika mo, utak mo, violent. Isang araw, nag-send ng picture sa akin si Jeff. Picture naming dalawa. Bakit tayo ganito lang? Ang sabi niya sa akin. Nagsimula akong maguluhan at kabahan. Ay, yes! Ayan na, auntie! Nilinaw ko kung ano ba yung ibig sabihin niya. Di siya message niya. Hanggang sa nagtapat na si Jeff sa akin ng tunay niyang nararamdaman. Alam mo, Lynn? Lynn! Sabi ko na, lumang tao. So, dekada 80. So, 80s. Alam mo, Lynn, matagal na kitang ipinagdarasal. Sa tuwing pupunta tayo sa temple, ikaw lagi ang laman ng panalangin ko. After noon, nagsimula nang pumunta sa bahay si Jeff para manligaw. Napakabilis na mga pangyayari. Makalipas ang dalawang buwan, sinagot ko na rin siya. Lumang tao talaga to, no? Kasi ngayon, ano eh, matagal na yung 2 months eh. Sa kanya, mabilis ang 2 months. After 7 months, nag-propose na siya ng kasal. At isang buwan mula ngayon, nakatakda na kaming ikasal. Eh, kakasal pa lang. Hindi pala lumang tao. Luma lang yung name mo. Diba yung Lynn? Ang lakas makaluma ng Lynn. Lahat ng mga pangalan ni Lynn. Bottom, 80s or 90s. Oh, diba? Bottom line, hindi lahat ng prayer mo binibigay agad. Minsan, kailangan pang subukin yung faith mo. Minsan, kailangan ka pang turuan because great gifts are always worth the long wait. Ako po si Lynn, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Tama yan. Ibibigay talaga sa'yo ang tamang tao sa tamang panahon. Mm-hmm. Isipin mo yun, no? Yung pinakamalupit dyan, yung ikakasal na. Oo, tapos malalaman mo. Sinurprise sa bahay. Ay, alam mo, yung mga surprise. Yung mga surprise na surprise ganyan. Minsan, huwag yung gawin. Oo. Ako, pinder dan. Ako din yung na-surprise. Tapos yung mga sign-sign na yan. Ay, nako. Nawala din yun. Kayo mga babae, mahilig kayo sa sign. Mahilig ano? Kami sa ganyan. Oh, ay, ako, hindi ako mahilig sa sign. Yung parang yung as in like, yung tangible o nahahawakan na sign na parang katulad nito yung Lord, kapag may binigyan niya ako ng puting bulaklak, ano, it's a sign. Hindi ako mahilig sa ganun. Wala ka binangahawakan, basta wala. Ano lang, tira lang ng tira. Go lang, go! Pwede ito, laman ka dito. Ayos na yan. Bahala na, di ba? Importante. Lagi kong dinadasal na lang. Maging kami, o kaya, kung ano man ang mangyari, ikaw na bahala, Lord. Hindi ako mahilig sa science. Pero may mga ibang mga babae na... Generally sa mga babae. Na mahilig sa mga ganyan. Pag may dumating na ganito, o kaya may paru-paro, yan, mga ganon. Mahilig sa pamahiin. Oo, may mga ganyan talagang klase mga tao. Pero kahit na may mga ganyan kang klase mga signs na hiningi, bottom line, katulad nga na sinabi niya, minsan hindi naman talaga ibibigay pa talaga sa'yo. Kung una, hindi pa nararapat, diba? At hindi pa oras. Correct. Yan. Nagustuhan ko yung part na tinapos mo muna yung pag-aaral mo. Yes, bago ka good. Nakipag-relasyon. Ako rin, gusto ko rin yung part na yun. Madami kasi ngayon, hindi na nila tinatapos yung pag-aaral nila. Mm-hmm. Alam mo, kung ikaw yung nandyan ka sa sitwasyon na yan, yung
magulang mo pinipigilan ka. Mm-mm. Siguro kasi yung magulang mo malandi din dati. Kasi natuto na sila eh. Correct. Alam na nila. Alam na nila. Kaya alam nila na distraction ng lalaki, distraction ng pagbo-boyfriend, distraction yung pag-girlfriend. Kaya talagang ang pakiusap na pakiusap sa'yo ng magulang mo, tapusin mo lang yung pag-aaral mo. At good diba? Girl ka, John, ka dun. Very good ka dun, Lynn. Diba? You're a strong woman. Tama. Yes. And then saka nakakatuwa din naman na hindi ka rin nag-give up on love. At nakakatuwa din na you know how to wait. Mm-hmm. And yun na nag-iisip ka muna bago ka nagde-desisyon, yung mga ganon. Tsaka hindi siya naging man-hater. Oo, correct. Oo, madadala ka na eh. Oo. Madadala. Matraumatize ka na sa dami ng, sa ilan ng lalaki ng loko sa'yo pero correct. Hindi ka sumuko sa pag-ibig. Oo, diba? Pero at least maganda yung kwento ng buhay mo, diba? Very oo. Colorful. Marami kang pwedeng i-share sa mga magiging correct. Anak mo at sa mga magiging apo nyo. Ako, laging yan yung thinking ko eh. Pag isa lang yung naging jowa mo, ang corny na life. Iisipin ng anak mo, siguro pangit nung dalaga. Hindi ito ligawin. Wala nagagusto. Hindi, di ba? Pero si mami, hindi talaga gustuhin yung dati. Parang feeling ko, mas okay yung mga ilang beses na loko. Kasi pampatibay yan eh. Pampatibay, tsaka pampatagdag. Pampatalino din. Pampatalino, pampatibay, pampasmart, at tsaka pantagdag ng kwento. Tsaka life is diba? All about experience. Of course. Doon tayo natututo, doon tayo, yung wisdom doon natin nakukuha. Correct. From experience. Ang daming ganda problems nitong Nilin eh. Kasi bata pa lang siya, tinaisip mo laging ligawin flower na. Girl. Oh, correct. Oo nga, oh, no? Diba? Kasi usually mga napipiling flower girl, mga magaganda. Oh, kaya nung bata tayo, naging part ba kayo ng entourage? Hindi naman na. Minsan lang. Kapag close na, close na nanay mo. Tsaka kapag kapinilit ng nanay ko, kunin mo na yan. Pinipilit ba? Ganda problem si Lynn eh, di ba? Kasi bata pa lang. At ngayon, ganda rin. Kasi ikakasal ka na, di ba? Sino mag-aakala? Di ba na talagang sinasabi ng mga matatanda na sinahaba-haba man ang prosesyon. Diba? Sa simbahan din ng tuloy. Bakit kaya temple? Nasa ibang bansa kaya sila? Kasi parang dito sa Pilipinas, yung mga simbahan, di naman temple yung tawag. Oo nga. Ewan, wala akong friend na nagsabi, tara, Sunday na punta tayong temple. Pag ginanong niya ako, sabihin ko, we, ano yan? Oh, di ba kaibang religion? Baka. Oh. Wala lang, Pinoy na Pinoy kasi itsura. Nagpakita kasi ng picture, gusto niyo makita. Pati si Lynn. Nga, nang mahusgahan. Kung ligawin. Kung talagang pang flower girl lang. Ang datingin mo. Ayoko na nga lang. Tingnan na namin. Ayoko makahusgahan nyo. Hindi, tahimik na lang kami pag gano'n. Grabe kayo. Hindi namin. Kami magsasalita. Hindi kami magsasalita. Grabe kayo nyo. Kapag katahimik. Ito na sila. Yan. Ah. Oh, yan. Zoom in mo. Layo na. Puro belt yung nakikita namin. Eh. Puro kawayan. Yan. Oh, maganda nga si Lynn. Oh, maganda makinis ang bato ka. Kinis-kinisan. Maputi, maputi. Oh, diba? Pwede. Pwede. Ganda. INC daw yata. Ah, okay. Temple ba yung tawag? Sa templo. Templo ang tawag nyo. Ah, templo. Ah, okay. Templo. Ah. Wala, hindi lang. Ah, siguro kasi hindi ako sanay. Okay. Oh, sorry. Sorry po. Hindi ako sanay. Katoliko yun. Templo ang tawag. Kasi pag ordinaryo tayo, pag sinabi natin temple yun sa mga monk. Oo, yun yung naisip ko eh. Parang Buddhist. Oo, yun yung naisip ko sa mga Indonesia, ganyan. Yun, templo. Yeah. Oh, very lit! Ikakasal ka na sa templo! Nakatago ka rin sa wakas. Diba? Congratulations! At ngayon, dahil ikakasal na kayo, di ba, sana humayo at magparami para madagdagan sa mundong ito yung mga katulad mo na merong ganda problems. Di ba? Magandang lahi! Yan, no? Magkalat ng magandang lahi, di ba? Pero pag hindi masyado maganda, huwag na ikalat. Grabe! Alam mo, meron akong ganun dito. Palaygate ka na. Tito mo, sinabi niya yun. Oh, meron siyang ano, meron kaming pinsan na ganun. Na? Oo, kasi nung pinanganak yung panganay, sabi niya. Grabe. Sige, gawa pa ng pangalawa, baka sakaling maganda yung kalabasan. Grabe naman! Pero family joke na lang siya, syempre. So, ngayon, Philippine joke na siya. Narito siya ng buong Philippines. Tapos, yung pangatlong anak, ganun pa rin, magkakamukha talaga sila. Sabi ng tito ko, tigilan nyo na.
Grabe naman. Sandali lang, kanino ba naman makukuha? Eh, di ba sa so partido nung ano, nung sumali sa pamilya namin. Ah, so hindi sa Polisena? Hindi. Oh, taray. Grabe kayo sa kanila. Sabi niya, naiiba, naiiba. Naiiba yung dugo natin, naiiba yung lahi natin. Stop na yan. Tigil-tigil na yan. Sobrang, sama ano. Pero joke lang naman yun. Joke sa pamilya namin. Pero yung iba, kung halimbawa, hindi rin kayo handa na magdagdag ng anak, tigil-tigilan nyo na rin. I think I'd like to see that more on that all, sa aspetong, kung hindi naman kayo handa na magpaaral, magpakain, magpalaki, dahil na mahirap magpalaki ng anak at come up with yung mga batang magagandang ugali. Kung hindi nyo rin lang naman kaya, tigil-tigilan nyo na din. Tama. Yun talaga yung pinaka-importante dyan. Okay. Pero ako natutuwa ako doon sa pamilya, maganda talaga yung blood nila, no? Yung Dantes family. Grabe talaga. Mararamdaman mo talagang ang papangit natin. Kapag tinabi natin yung mga sarili natin kay Marian, kay Ding Dong, tsaka sa mga anak nila. Grabe. Sobrang ganda ng pamilya. Promise. Iba yung genes nila na may parang kahit magparami kayo ng parami, okay lang. Ang ganda yung tingnan. Alam mo, naalala ko lang. Kasi si Marian, na kakakita ko lang ng may pinost siya na picture ng paa niya. Nag-thank you siya sa sponsor niya sa nails. Tapos grabe yung mga comments sa mga tao tungkol sa paa ni Marian na parang grabe, bakit yung paa mo mas makinis pa sa mukha ko? Kasi totoo naman. Grabe talaga, promise. As in. Nakakadagdag ng insecurity sa mga tumitingin. Nakakatuwa talaga yung mga ganun. Yung parang buong diba? Pamilya ang gaganda. Diba? Nakakatuwa. O tingnan nyo ha, husgan nyo. Tingnan ninyo yung paa ni Marian. Totoo naman. Yung paa niya, mas makinis pa sa mukha ko. Pag pinagtabi po natin, diba? Ang puti ng paa niya. Walang hustisya. Ang sabi nga nung teacher namin dati, naalala ko, pag pipili ka doon ng mapapangasawa, alamin mo din yung jeans nila. Sabi daw, kasi syempre wala diba? Namang ibang pagkukunan eh. In fact, yung isa nating ninong dati, yun din sinabi sa atin. Pero yung kanya naman, yung mga sakit. Akala ko noon joke lang eh. Pero sabi niya, kasi mamamana niya ng mga magiging anak mo eh. So kailangan, dapat alam mo rin yung medical history. Meron ba dyang may high blood din, ganyan. Cancer. Correct. O kaya meron ba dyang mentally, yung mga ganun. Eh kaya lang, kahit malaman mo naman. Pagmahal mo naman yung tao. Tatanggapin mo. Kung mag-ibig ka na, wala. Correct. Na. Totoo yan. Finish na yun eh. Finish. So anyway, good luck sa mga ikakasal. And thank you, Lynn, for sharing your story. At kung ikaw may kwento ka rin na gusto i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagamburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya, send na! Batiin ko lang na ang happy birthday ang aming ninang na si Ninang Menchie Sardenya. Happy birthday! Enjoy your special day and more blessings para sa'yo. We're saying belated happy birthday kay Lady Love of Love Radio, Lucena. Napaka-bless naman ni Lady Love talaga ang bongga. Pang ilang birthday niya na at may pa red dress. Pabata siya ng pabata. Correct. Yeah. Pang ilang birthday niya? Milestone birthday ba? Oo. Bongga. Tsaka antaray. May palonggaw ng Lola Lady Love mo. Hindi lang partner. Yung regalo sa kanya ng staff niya. Persian cat. Hindi, yung cage lang yun. Yung cage lang? yung pusa ni Nako sa kapitbahay. Hindi, joke lang yun ni Sammy Babe. Persian cat. Ay, ang yaman na talaga ni Sammy Babe. Iba talaga. Nakatawa yung joke niya. Ito, bali yung regalo talaga namin sa'yo yung cage. yung pusa ni Nakaw sa kapitbahay. Tapos blinower lang para magmukhang malaki. para magmukhang Persian cat. Ang tari nyo pa Persian cat ni Sammy Babe. Grabe. Mayaman sila. Parang walang magre-regalo sa akin ng Persian cat dito. Kahit mas malaki yung kita nila kaysa sa'yo, Sammy Babe. Parang gusto ko na... Ay, grabe si Sammy Babe ng Love Radio Lucena. Gusto mo, wag na Persian cat. Wag na Persian cat. yung Persian cat, malaki yun. Gusto mo ba? Hindi na ako pwede regaluhan mo. Kung sanang dalaga ako. Bako ba? Yan yung gigising sa'yo sa umaga. Gusto ka niya Persian cat, sa'yo Persian cat. Itigil na natin to.
happy birthday, Lady Love. You're so blessed to have ano, yung staff na binibigyan ka ng Persian. Mahal ang Persian cat, ha? Ano ba yan? Dito nga, ano, cake nga lang, ano pa? Pahirapan pa. Ay, minabente, ang tagal singlin eh. Cake hindi, lang yung bagay na tagal. Tapos hindi matutalo yung cake pag walang may magbibigay. Kapag may isang hindi umano, ₱50. Tapos ikaw Persian cat. Tapos dito ililista pa yung 20 bukas na. Sa 15 na singila. Kaya sabi ko, grabe, iba yung pa-Persian cat. Sabi ko, milestone year ba? Kasi may pa-Persian cat eh. Oo nga. Happy birthday sa'yo. O mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Smile ka lang. Tandaan kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, dadaan lang yan. Walang forever. Whatever your situation is, good or bad, it will change. Tiwala lang, keep the faith. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper.